magwika ka. Sino sa amin ni Amaya ang magtatagumpay? Malapit ka nang mawala. Manahimik ka! Makakauwi nga ba ng ligtas si Amaya at si Binayaan? Isa sa dalawang magiging ligtas. Ngunit ang isa, hindi papala rin. Susugod tayo habang naghahanda sila. Upang sa ganun ay magulat sila. Sino kay Umbo Amaya at Umbo Binayaan ang binanggit mo kay Dadadalang na mapapaslang sa digmaan? Hindi si Amaya o si Binayaan ang dapat mong alalahanin, Alonsina. Baba! Ang ibig mong bang sabihin ay nandito na sa puod ang ukbo nila, Amaya? Tama ka. Narito na sila. At lumulusob na sila sa puod. Totoo ang kanya sinambit, Hara. Ano pa ang hinihintay mo? Patunugin mo ang hudyat! Mahabaging laon. Mahabaging mga tuwan. Alara! Nasaan ang dalawa bang sandin din ato kulahan? Sila ay napas lang na rin. Abong! Abong! Ano ang nangyayari sa puod? Tuluyan na tayo napasok ng mga kaaway, Hara. Sila ay pangkat-mangkat na dumating at pumaligid sa puod. At sila ay kagyat na sumalakay sa atin. Nasadaling tayo ay naghahanda pa lamang sa ayon ng paglusob sa atin. Marami na sa aming hanay ang nasawi. Papalad na lamang kami. Kami ay nakatakas. Malara, sa aking palagay ay kailangan na natin tumakas. Ihanda ang bangkat na ito! Pagkat tayo ay... Walang tatakas! Hindi ko iiwan ang puod na ito! Ngunit Hara... Susundin niyo ako! Walang tatakas! Walang aalis! Kaya pagbutihan ninyo ang pagbabantay sa paligid ng balay ng inyong pinuno! Hindi nyo na kailangan magbantay pa rito. Lumabas na kayo at samahan ang inyong hanay na nagbabantay sa labas ng aking balay. Ngayon na! Hindi mo na kayang kalabanin ang iyong mga kaaway, lalo pati kay May Kapansanan. Nakikiusap ako sa iyo, aking kapatid. Sumuko ka ng matiwasay at nang mailigtas mo ang iyong buhay, huwag kang maging palalo at tanggapin mo na dumating na ang araw ng iyong pagbagsak. At bakit ako makikinig sa'yo? Ikaw na sa simula pa lamang ay naiingit na sa akin. Ngunit sa kabila ng iyong pagtalikod, nagawa kong pataasin ang aking sarili. Kaya ako ay nananalig, nakakasihan pa rin ako ng aking bugna at ang aking bantay na diwata. Tandaan mo ito, Mantal. Hindi bababa at padadaig si Lamitan. At walang magpapabagsak sa tinatawag mong kapatid. Tandaan mo yan! Mantal, walang saysay na ikayatin mo pang magbago ang nagpapanggap na diwata na narito sa lupa. Likas ang kanyang kapalaluan. Hayaan mo siyang harapin ang kanyang bugna, sapagkat sa pamamagitan lamang niya, matutupad ang magandang tagna ng lahat. Apo ko, Ay!
Balandok! Diwat ang nalulugod sa akin. Ikaw na pinangingilagan ng lahat. Sapagkat sinasabi nila na ikaw ang gabay ng mga maninira. Ng mga mandirigmang uhaw sa dugo at sa pananalakay. Ngunit diwat ang aking labis na iginagalang. Narito ako. Sa harap ng lukluka ng lahat ng naging pinuno ng poot na ito. Narito ako! Alay ang aking putong. At ang hawak ang kampila ng aking bana. Upang hilingin sa'yo na ako ay huwag mong iiwan kahit ang lahat ng aking mandirigma at kapanalig ay malugmok. At higit mo pang patalimin ang kanila mga sandata upang isa-isa nilang mautas ang aking mga kaaway. Takasan nawa ng lakas at kaisugan ang aking mga kaaway upang sila ay hindi na makalaban pa. Paalam dato na may isog. Ihiwalay ninyo ang mga napaslan na kapanalig sa mga bangkay ng mga kaaway. Hindi natin iiwan ang ating mga kaibigan. Ibabalik natin sila sa kanilang mga kaanak. Patid mo na tinalikuran ko ang aking unang bana at maging ang aking mga anak upang marating ko ang aking kinatatayuan ngayon. Ako, na sa simula pa lang, na nung bata pa lang, ay tinuruan na ng aking baba na bilang isang babae na ang aking bugna ay nakasalalay lamang sa aking mapapangasawa. Baba! Oh! Lamitan! Ano at ako ipinasundo niyo sa aking bukor? Sapagkat nais kong ipakilala sa'yo, ang isa nating kaanak, si Bugna. Siya ang napipisil ko maging kabiyak mo. Sa sandaling kayo'y dumating sa kwastong niyong gulang. At dahil wala akong anak na lalaki, at pakiwari ko'y hindi na ako magkakaroon pa. Kaya siya ang aking napipisil na maging tagapagmana. At marahil, siya yung maging mapangasawa mo. Ngunit Baba, bakit kayo isasalin sa isang malayang pamag-anak ang inyong katungkulan? Kung ako ay inyong tuturuan, ipinapangako ko na ako ay magiging isang magaling ring pinunong dato ng ating banwa. Ang isang babae hindi maaaring maging pinuno ng banwa. Sapagkat ang kanilang katungkulan ay upang maglingkod kauna-unahan sa kanilang bana. Walang sapat na lakas ang isang babae upang ipagtanggol ang isang banwa. Kaya, hayaan mong si Bugna na ang maging tagapagmana ko. Ngunit Baba, hindi na kailangan makipagtalo pa sa akin. Pasya ko pa rin ang matutupan. Kaya yun, susundin mo. Sinunod ko ang aking baba. Itinakda ko ang aking sarili upang maging isang maputing asawa. Ngunit hindi ako inibig at pinahalagahan ni Bugna. Sapagkat ako ay isang asawa lamang. Isang babae lamang na mahina at hindi marunong lumaban. Ngunit silang lahat ay nagkamali ng paghahatol sa akin sapagkat pinatunayan ko
na kaya kong pantayan at higitan ang isang lalaki! Kaya hindi maaaring maagaw nino man ang aking pinaghirapan! Hindi ako makakapayag! Hindi ako makakapayag na ako ay muling mawala ng halaga sa paningin ng kahit na sino! Kaya ipagtatanggol ko ang aking poon, ipagtatanggol ko ang aking pinaghirapan, ang aking pinagpaguran, at lulubingin ko ang aking mga kaaway! Gani! Amaya! Binayaan! Ano ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko siya na huwag kang alis ng ating baluwa? Amaya, huwag mo na akong alalahanin. Pagkat ako'y nakaligtas na rin naman, binabati kita. Pagkatuluyan mo nang napapagsak ang tanggulan ng aking iloy. Hindi binayaan. Sa pagkatagumpay natin itong lahat. Binayaan? Ayos ka lang ba? Huwag mo na akong alalahanin, Amaya. Kaya ko na ang aking sarili. Kung gayon eh, hindi na kita aabalahin pa. Amaya, ibinibigay ko sa iyo ang pagpapasya sa susunod nating hakbang. Tayo ay susugod sa balay ng huwad na pinunong si Lamita. Tayo na! Alonsina, narito ka lamang pala. Halika na at ihatid ka namin ni Kuling sa iyong banwa. Hindi ako aalis dito. Nangako ang aking baba na dito niya ako babalikan. Ngunit Alonsina, batid kong hindi pa ngayon magbabalik si Amaya. Kaya talika na. Sumama ka na sa amin ni Ahak. Kung magbabalik sila, tiyak akong magbabalik silang may masamang balita hinggil sa aking ama. Ano ka ba namang bata ka? Bakit kanya ka ba magsalita? Narinig ko ang huling sinambit ng aking baba bago siya bawian ng hininga. Tinawag niya ang aking ngalan. Wala na siya ang buhaha. Patay na ang aking baba. Titirang hukbo. Kung iahambing, kayang-kaya namin kayong gapiin. Kaya kung ako sa inyo, ibabaan nyo na ang inyong mga kampilan upang wala nang dugong dumanak pa rito sa puod. Walang sino man sa kanila ang magbababa ng sandata. Handa kaming lumaban upang maipagtanggol ang aking puod. At lahat kami ay handang mamatay nang hindi sumusuko sa inyo. Nababasa ko sa inyong mga mukha ang pag-aatubili. Ngunit totoo ang inyong nakikita. Kapag itinuloy ninyo ang inyong pagsubgod upang kami ipuksain, mauunang mapapaslang ang mga taong bayan ng puod na ito. Napakasama mo, Lamitan! Napakatuso mo! Amaya, batid mo kung ano ang kaya kong gawin. Kaya't ako'y lubos na nagtataka na ikaw ay nagugulat sa aking mga ikinikilos. At hindi ako magdadalawang isip na kitilin ang bawat buhay ng taong naririto kung ipipilit ninyo ang inyong nais. Ano bang ninanais mo? Ibig ko na lumisan kayo sa puod na ito kung nais niyong mailigtas sa mga tao. Umalis kayo! Susundin namin ang inyong kahilingan, ngunit kinakailangan ay pangako niyo sa amin na wala nang sino man ang mapapahamak sa mga narito. Hindi ko na kailangan mangako pa, sapagkat yun ang aking gagawin.
Wala na akong sasaktan sino man sa kanila. Kung kayo'y aalis ngayon din! Kung yan ang ninanais mo, Lamitan! Yan ay aming susundin! Mga kasama! Suman! Suman! Binayaan! Dumatal na ang takdang sandali ng pagbagsak ng diwata ng lupa. Wala ka ng ibang patutunguhan, Lamitan, kundi ang sulat. Hindi pa ito ang aking katapusan. Ipinapangako ko. Tunay siyang palalo. Ngunit ano ang kasasapitan ng isang tulad niya? Kabiguan. Marami mang nasawi! Ngunit pinapangako ko! Ito na ang huli! Pasukin na natin ang balay! Tayo na! Sa tagnak. Ang babaeng kinalingan ng kanyang umalagad. Nasaan si Lamitan? Hindi ninyo siya dito matatagpuan sapagkat siya ay tumakas na at dito siya nagdaan sa likod. Tunay na ang diwata ng lupa ay may kakaibang lakas ng loob. Sapagkat pilit siyang nagbabangon kahit huli na ang lahat sa kanya. Ngunit saan siya patutungo? Hindi ko batid. Sapagkat ang isip ni Lamitan ay malawak at ang kanyang puso ay hindi padadaig kanino man. Sayang na talino. Sayang na kaisugan. Kung ito sana ay inilaan sa kabutihan, siya sana ay nagtagumpay. Tama nga si Uray Hilway! Wala na rito si Lamitan! Marahil nagdaan siya sa likod! Batid ko sa kakahuyan sa lahat tumakas. Sungil, ikaw ang mamuno sa pangkat na hahabol kay Lamitan. Masusunod din ako. Balong, sumama ka sa akin. Kayo na sugatan. Halika yun. Dali kayo! Upang mabigyan ng lunas ang iyong sugat ang mga babae lang. Pantay. Hindi man natin nahuli si Lamitan. Ngunit nakamitan natin ang ating nanais, ang mapalaya ang puod. At maibalik yun sa'yo, Bagani, ang tunay na tagapagmana ni anak na Rahamang Gubat. Mabuhay si Bagani!
Mabuhay! Mabuhay na palayan po! Mabuhay! Mabuhay sa Magane! Mabuhay! Mabuhay sa Magane! Mabuhay! Mabuhay sa Magane! Mabuhay! Binabati ko kayo sapagkat nagtagumpay kayo sa nais ninyo. Ngayon, ay tunay ngang malaya na ang pod na ito at magkakaroon pa ng bagong pinuno. Nabalik man sa amin ang aking pod, ngunit hindi pa rin ang masaya. Maraming buhay ang nabuwis. Hindi ko nais ipagpatuloy ang pagsasaya. Sa halip, nais kong ipagluksa ang mga nawala, kapanalig man o kaaway. Sangayin ako sa kanyang sinundo. Amaya, Ginoo. Nasa si Binayaan? Naroon siya sa balay ng babaylan. Pagkat ang iyong kapatid ay isa sa mga nasugatan. Si Binayaan? Ligtas ba siya? Ang bala sa kanyang sinapupunan. Si Binayaan ay nagdadalang tao? Oo, Bagani. Dinadala ni Binayaan ang inyong anak. Nais ko makita si Binayaan. Nais ko malaman ang kalagayan ng mag-ina. Ngayon din. Sinia? Maya. Nakarating na sa akin ang balita. Batid ko nang nakatakas ang aking niloy. Kaya pinabati ko kayong dalawa, Maya. Binayaan, hindi natin kailangan pag-usapan ng niloy. Kalimutan mo muna siya. Abiyang, ano na ang lagay ng aking magiging anak? Pwede ka sumasok. Nais kong malaman kung ano na ang lagay ng aking magiging tagapagmahal. Batid kong alam na ni Amaya ang lagay niya sa libro. Binayaan. Inalulungkot ko ngunit wala na ang iyong sanggol. Kaya kami naghahanda simula kagabi pa upang alisin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit patuloy ang kanyang pagtutol sa amin. At kung patuloy ang kanyang pagtutol, natanggalin ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan, tuluyan na din malalaso ng kanyang katawan. At yun na din ang magiging sanhi ng kanyang kasawian. Kung ganon, kunin mo ang mga kailangan. Ako magtatanggal ng bahay sa sinapupunan ka. Binayaan, Maya. Binayaan. Hayaan mong manatili ang aking anak sa akin sa sinapupunan. Nang sa gayon, ay sabay kaming patutungo sa sulat. Binayaan, eh. Hindi mo ito kailangan gawin. Natulak niyo pa siya, Bagay. Kailangan ka namin. Ang sanggol na ito ay sa akin. At ako ay sa kanya lamang. Hindi ko siya mababayaan mag-isa. Amaya, huwag kang manangis. Huwag kang manangis, Amaya. Pagkat
Hangkat masaya ako sa gagawin kong paglisan. Makakapiling ko ang aking anak sa sulat. Napatid ko ang magmamahal sa akin ng dalisay. Mamumuhay kami roon ng tahimik kasama ng ating papa, ng mga diwata at tumalugad. Ngunit binayaan, hindi mo ba nais na kami makapili ng ating iloy, ng mga taong nagmamahal sa'yo? Nandito kami. Nais ka naming makasama. Binayaan? Binayaan, wag mo ipikit ang iyong mga mata! Binayaan! Binayaan! Imulat mo yung mata mo, Binayaan, kapatid ko! Binayaan! Binayaan! Nabalitaan namin kay Hamil ang naganap kay Binayaan. Maayos na ba siya? Ang aking kapatid na si Binayaan at ang kanyang dinadala ay nasawi sa laban ng ito. Nasa Silamitan. Kinalulungkot ko na Silamitan ay tuluyan ang nakatakas. Sino kayo? Anong ginagawa niyo ito sa aming banwa? Kaninong banwa ito? Kay Dato Salay. Si Dato Salay ay isang dato na nasa ilalim ng pangangalaga ng aking puod. Hindi ko maaaring hayaan ang aking sariling maigupo ng kawalang ito. Silamitan, Gino. Ano ang iyong pasya hinggil sa kanya? Ipagpatuloy niya ang paghahanap sa kanya. Nais kong iaalay si Lamitan kay Amaya. Hindi niyo malakikilala ang putong lakas ng suot? Siya si Lamitan, ang hara ng puod na nangangalaga sa atin. Ako'y nagagalak at muli tayo nagkaharap.